Ang sabi nito, videographer. Uy. Pero, ang mahal na kasi, mahal na ang asukal. Hello mga batang helmet! Sa mga bagong pasok sa channel, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi kayo updated sa mga pinupunahan, sinasawsawan, at kinakain namin ni videographer. Medyo pagoda ang inyong lola, ya? Lola, it's been a long tiring time. So ngayon nga, may bago naman tayong sasawsawan mga kabatang helmet. At ito, kailangan na kailangan namin kung ano yung side nyo or yung bosses ng masa regarding dito. So merong inilabas na statement, no? Si VP Sara, no? Videographer. So basahin nyo muna yan mga kabatang helmet bago ko magkomento. So, tapos niya naman basahin. Hindi pa. Hindi pa. Yan yung statement niya na nagpapasalamat siya, no, videographer? Kanino? Dami! Sobrang daming pinasalamatan. Pero natandaan ko lang doon, Apo BBM. Di ba nakalagay sa bandang baba, pero ang dami niya talaga pinasalamatan. Yan ba yan? Eh, yung statement na yung videographer is in terms of the confidential fund na nag-grant. Na nag-grant na. Pinasalamatan niya yung mga sumuporta. Ayun. Yung mga supporters na. Doon sa confidential fund, doon sa hiningi niya. Pero eto, meron akong part dyan na nabasa na medyo, kasi may sinabi siya about Senrisa Honteveros, di ba? Nakalagay din dyan. Kung nabasa niyo doon sa statement, ulitin niyo na lang. So, nakalagay doon, no? Ang pinaka-catchy para sa akin is the term paper, charot. Yung word na drama. Madrama. Drama artist ba? Yun yung pinaka-catchy sa akin doon. Una sa lahat, bakit naman magiging madrama yung mga tanong ni Senrisa? Mm-hmm. Di ba normal lang yun na magtanong si Senrisa? Pero bago yan, eto, panoorin muna natin ang sagot ni Senrisa Honteveros para dyan sa statement na yan. Trabaho lang, walang drama. Akala ko ba, VP Sara, the OVP can live without confidential funds? The Office of the Vice President can only propose the use of confidential funds based on Joint Circular 2015-01, but we leave it to the decision and discretion of the members of Congress, who has the power of the purse, to decide whether to grant confidential funds to our office. We can only propose, but we are not insisting. We can live without confidential funds. But of course, our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds in monitoring the safe, secure, and successful implementation. Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. If you're so confident about those confidential funds, then defend them publicly. Napakababa na yata ng standards ng OVP. Gagawin mo lang ang trabaho mo amusing na agad. Kung meron mang amusing,
Yan ay yung halos kalahating oras na turo-turo, pag-iwas sa tanong, maikot-ikot na sagot, at pagbabaluktot ng sitwasyon. Ginawa nilang perya ang basic na proseso ng pagbusisi ng pera ng bayan. Hindi ko kailangan mag-wish na na-access ng opisina niya ng illegal ang confidential funds. Dalawang former Senate President na ang nagsabi, Senator Grilon at Senator Pimentel, na yung paglipat ng pondo mula OP to OVP ay illegal at unconstitutional. At higit sa usapin ng batas, huwag ilihis sa tunay na isu. Si Vice President Duterte lang bilang VP at Secretary ng Department of Education ang may confidential funds na mas malaki pa sa combined confidential funds ng DNB at NICA. Bakit ba kailangan niya ng napakalaking pondo na walang audit o disclosure sa publiko? Given the significant responsibility of government officials, I expect a shred of competence when it comes to fiscal matters, like any Filipino taxpayer. Kaysa sa mga personal na atake at pag-iwas sa tanong, mas maganda sigurong kung linawin na lang ni VP Sara ang pondo ng opisina niya para sa isang national budget na mas transparent, mas epektibo, at mas tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Nanguya mo na. Oo, medyo luma, no? Dang kita na, babe, bakit parang ganito? Parang luma, no? Parang may something. May something. Hindi siya malambot. So, ayan nga mga bata helmet. Yan naman yung sagot ni Senrisa. Para sa akin, na. O sige, ito ha. Magiging antay pang malakasan na neutral. Na talagang wala tayong pinapanigan, videographer. Oh, yun, nanonood ka lang. Oh, yung tanga nanonood ka lang at talaga ito yung boses ng masa. Hindi mo sila kilala. Hindi ko sila kilala. Ito yung boses lang ng masa. Yung sinabi ni Senrisa, tamang-tama yun eh. Kasi yun yung trabaho niya. Yun yung trabaho nila na i-voice out yung boses ng mamamayan sa Senado. Yung saktong, mga katanungan, di ba? Oo, saktong tanong lang. Saktong tanong. Tatanong lang. Kailangan lang na ang konkretong sagot. Tanong lang yun. Hindi siya drama, no? Para sa akin, na hindi siya madrama at hindi siya drama-rama. Hindi kasi, ba masagot? Ay, ayun lang. Ano ba? Kailangan lang, di ba, ng sagot. So, hindi na kailangan ng palabok pa eh. Super simple lang naman yung tanong ni Senrisa. At kailangan lang ng konkretong sagot. Pero bakit napunta na sa drama? Kasi nagpaikot-ikot yung sagot. Yun lang. Chubibo! Roller coaster! So, ayan mga kabatang helmet, no? And doon sa comment section, pag nabasa niyo yung comment, yung sa statement, and yun sa video na yan ni Senrisa, matatawa na lang kayo sa ibang nagko-comment na parang, huy, teka lang, nag-iisip ka pa ba? Nag-iisip ka pa ba? Hindi na nga! Diba? Yung iba talaga, makikita nyo talaga na nakapag-comment lang. Yung iba naman, haltang-haltang script din yung comment. Baka nabayaran. Yan lang. Kailangan namin ang boses nyo para dyan sa video na yan, para sa issue na yan. Ano bang stand nyo? Kasi ako, ano, videographer, simple lang naman kasi yung tanong eh. Mm-hmm. Hindi na nga siya kailangan pang, alam mo yun, yung big deal. Hindi na nga big deal dapat yan dahil dapat nasagot lang yan ng tama. Sagot lang. O, ayan, tuloy. Pero yung sagot kasi paikot-ikot. At saka kasi, sana naman, yung mga yung ibang mga nagko-comment, huwag sana silang regionalista. Halimbawa, taga Davao ka. Eh, kasi taga Davao itong isang sinusuportahan mo. Eh, pikit mata ka na lang. Kasi regionalist, ay, kapwa Davaoen niya. Uh-oh. Ay, kapwa taga Davao. Susuportahan ko, diba? Okay. Malinay. Kapwa Bicolano. Oo. Kapwa Tagalog. Hindi ba pwedeng maging Pilipino ka? Dahil Pilipino ka, suportahan mo yung tama para sa kapwa mo Pilipino.
Okay ka na? Nguya ko muna. Nanamnam mo ba? Nanamnam mo ba yung sagot sa tanong? Nanamnam ko yung tanong. Pero yung sagot, parang malabo. Ito, parang donut. Luma na. Grabe mga kabatang helmet ko. Ayan na, basta i-comment nyo dyan. And talagang, Diyos mio, marimar, no? Ano ba to? Sarsuela ba? And hindi ko talaga magets, hindi ko maaro. Bakit ganun naman yung naging reaction, no? Ni VP para dun sa ginawa ni Senrisa. Eh, trabaho yun ni Senrisa. Ginagawa lang niya ng tama yung trabaho niya. And based nga, no? Kay Senator Drilon, no? Pichukapur and Sen Pimentel. Na talagang it's unconstitutional yung pagpapasa from OP to OVP. Ang sabi ni Senator Angara, Sen Angara naman yan, put it into writing na lang daw yung mga tanong ni Sen Risa. Tapos? Ayan yung sagot. Natawag pa ng drama. Put into writing na lang. Yung mga sagot, kasi ano... Put into writing na lang yung mga tanong, tapos kailan sasagutin? Writing din yung sagot. O yan na nga yung sagot. Ah, ganun ba yun? So, parang wala naman yata ang transparency doon? Oo nga eh. Yung transparency kasi, parang ano lang yan, nang hingi ng pera yung anak mo. Syempre naman, sa'yo manggagaling yung pera, so, diba? So, tatanungin ko kung saan mo gagamitin. Saan mo gagamitin? And para saan, diba? Oh. Kasi ako naghirap doon. Parang tayo lang, Bichuga Pearl. Oh. Sa ating kaban yan, kaban ng taong bayan yan, pinaghirapan natin yan. Sa so, kailangan, may karapatan tayo na tanungin yan. Kasi, diba, democratic country nga to, diba? Bakit bawal tayo magsalita? Bakit tayo bawal magtanong? Bakit tayo bawal mag-question? Iwan ko lang talaga sa mga nagko-comment dyan sa baba kung masyadong nagbubulag-bulagan o talagang bulag na. Bulag so, sila. Oo. Ano ba? Bulag sa pera. Kasi ano ang halata talaga yung mga trolls. Trolls. So, ayan na nga muna mga kapatang helmet tayo. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, just comment down below kung ano ang reaction nyo para dyan. Anong boses nyo para dyan. Sabi ko nga, minsan buhay nyo nag-helmet din ang buhok nyo. Keeps getting better every day. God bless everyone. Hi! Nakakalaw ka talaga.